Hey guys, nandito tayo sa kabsat ba to? MOTORAP? Kabsat na. Yan, dito sa pagkatapos ng Martisim. Siguro mga 2 kilometers. Mga 2 kilometers ba? 2 to 3 kilometers. Yun, I'm with MOTORAP. I-interview natin si MOTORAP eh, biglaan. Meron kasi siyang ano ngayon, yung kinahihiligan, yung rat bike. Yun, inquire lang natin kung anong meron doon, ba't niya nagustuhan. Maganda impromptu. Ayan. Ngayon si MOTORAP, matagal na nagbabike eh. Gano'ng katagal ka na nagmo-motor? Motor? Ano pa? High school. High school? Ayan, tanda mo na eh, ilang dekada na. Una kong pinag-practicean, ano, tricycle. Tricycle? Sa sementeryo? Hindi. Sa bakod lang. Para kahit hindi ka marunong, hindi kasi same lang, kasi may cycle. Tama. Kasi may cambio, so tricycle muna. Ano nag-inspire sa'yo para mag-motor? Lahat naman nag-inspire sa'yo. Mahilig mag-bike. Tapos pag sawa ka sa bike, gusto mo may makina na yung bike mo. So, test ka lang. Ilan na ba yung bike mong dumaan sa'yo? Nag-umpisa ako, China eh. SYM yun man, no? Di ba? So, dati gusto... gusto ko ng andate. Uso pa nun, ano? Ano yung XRM? XRM. Oo, hindi ko afford. Sabi ko, yung pinaka-cool na motor, XRM. Nag-ano ko sa second best, China. RMX. Okay naman. Tumagal naman siya. Naserve naman yung purpose. Mula from the time na sumakay ka ng tricycle, doon ka nag-training, ilan months or year ba inabot sa bumili na sarili mong years, motor? Years din. Kumbaga parang inalam ko muna in theory kung paano magpaandar. Kasi bata pa ako nun eh. Pero yung talagang bumili na ako, yun, RMX. Tapos sumunod nun, automatic na, ano naman ako, Mio. Mio. Yamaha Mio. After ng Yamaha Mio, Yamaha DT, yung ganun, dirt bike, two-stroke. After ng two-stroke, Vespa na. Ay, hindi, Stella pa pala, no? Stella na grip shift. So, doon ka nag-start ng grip shift? Doon ako nag-start ng grip shift sa Stella. So, medyo weird yun. First time ko mag-grip shift. And then after nun, automatic na Vespa. Tapos balik grip shift na ulit. Saan yung pinakamalayo na narating mo na? Pag mamotor? Olongapo lang ata. Olongapo. So, yung small, kasama yung Binondo WhatsApp? Oo. Kasi small displacement lang. Hindi ka rin naman makalayo eh, di ba? So yun yung pinakamalayo, hindi ka mag-highway. Olongapo. Sino yung mga nililook up mo mga rider ngayon? Nililook up ko si Ace King TV. Ang galing bumakin nun eh. Ace King 21 TV eh. Ay, hindi, iba yun. iba pala. Si Ace King 21. Di ba si Jet Li? Oo, si Jet Li. Jet Li, shoutout kay Jet Li. Baka mapanood niyo. Si Jet Li, na yung part 2, yung Once Upon a Time in China part 2. Jackie Chan, Bruce Lee. Willy ka pala sa martial ibang arts, no? Si Jet Li na biker yung saka ano. Saka si Gaki Moto. Gaki Moto, nag-inspire din sa'yo. So, saka rin vlogger, di ba? Parang ganun eh. So most of the time, daily ride mo ba ang motor weekend lang? Oo, weekend lang. Pero pag maganda yung panahon, actually mas masarap talaga mag-motor kaysa mag-kotse. Alam mo naman yan, di ba? Lalo pag magandang weather. Sa traffic. Oo. Balik na tayo sa level 2 eh. Grabe traffic. Oo, sobra. EDSA. So, ano ma-advise mo sa mga aspiring vlogger muna? Advice? Sikat ka na eh. Huwag na kayong mag-vlog. Mahirap. Parang madali lang, pero mahirap. Hindi, masaya rin. Hindi lang naman for the kasi nadodocument mo eh. Kumbaga, pagtanda mo, diba? Kung mayroon pang YouTube in the future sa pagtandaan natin, hindi mapapanood natin yung mga pinagpupuntahan natin ng malakas-lakas pa tayo. So magandang as documentation din ng mga ride. At sa mga newbie rider? Sa mga newbie, discipline lang. Lahat naman discipline. So pagtingin nilang hindi tama, makamakalano kung makakadamay sila ng iba, huwag na nilang gawin. Mga kamote rider. By the way, guys,
Hindi ito sponsor. Mahilig lang siya mag-alcohol talaga. Hilig lang niya talaga. Ayun. Okay, so an pang anong pampin nating tanungin? Ano? Favorite fruit? Ang favorite fruit sa atas. Yung seedless. Sa Marilaki, di ba matagal ka na nag-ride dito? Ano yung pinaka magandang ma-recommend mong restaurant? Although nandito tayo sa iba, okay lang naman. Di ngayon, ang dami na, actually, ang dami nating pupuntahan ng mga newly open eh. So, oh, watch out guys, marami daw tayo pupuntahan. Even kung kabsat, so mga second time pa lang namin. And then marami pa mga susunod doon ng mga hole in the wall na bagong open eh. Na promising yung menu ko pag kinitigil sa Facebook. So may question pala ako. Kasi ako, hirap ako sa mga cornering-cornering eh. Anong mga tips mo para ano, bagalan mo lang? Ako, pinabagalan ko eh. Kasi di ko pakabisado yung motor ko. Di ko pakabisado pag nagkamali nga ako ng cambio. Magka-counter steering daw, tapos doon ka lang sa gilid, wag masyadong sa gitna. Yung banking, di naman totoo. Yung kung saka komportable. Sa racetrack lang yun. Oo, kumbaga kung magbabanking ka, pero hindi ka lang komportable, eh wag ka na lang magbanking. Mahirap mag-bunker. Pang maganda lang sa picture yun. Kaya, hindi komportable, delikado. Ayun. So, magbibig bike ka rin ba eventually? Oh, lahat naman ang nagbabike, yun yung ano eh. So, anong mga ina-eye mo na ano big lang, bike? Simple lang. Mga, kahit mga Bullet 500, ganun. Ah, Classic 500. Royal Enfield. Medyo ano lang, no? Marattle yung ano. Oh, mabibrake, pero okay lang, masanay. At least na-train na ako dito sa unit ko ngayon, sobrang mabibrake. Sisiluwagan yung tornillo. Para makapag-expressway ka na rin. Oo, para makapag-expressway. Basta standard, hindi sa akin pwede yung mga ano, sporty, yung nakayoko. Siyempre may dad ka na eh. Mali. Kung gusto tabas, hindi na yan. Ayan, hindi, okay sa si Motorap eh. Marami akong natututunan dito, panay kalokohan nga lang. Kabats tayo. Ayan, sige, thank you Motorap. Thank you. Thank you for the time. Motogaki. I-shout out dun sa ano niya. Gaki Moto. Gaki Moto, tsaka sina? Si Jet Li. Jet Li. Hi. Ayan. As may vlog rin siya, yung Motorap. Check niya rin. Lang dito. Thank you, ayan. Thank you. Sige, thank you. Okay, Motorap, dito na tayo. Ulit ha. Wait, sorry. Okay guys, nandito na tayo with Motorap. Nandito na yung rat bike nga. Bali, LML to, no? Yes, LML 2-stroke 150. Tapos, ano yung mga features nito? Kasi wala, hindi ako masyadong familiar sa rat bike eh. Ba't ano ba yung history ng rat bike? Ang rat bike, ang sabi nila sa ano, sa mga base sa Google, tsaka sa YouTube, yun yung mga lumang motor na talagang bare. Tapos yung mga pinagkakabit nila usually is hindi mga standard items. Minsan customize yung side stand, customize yung ano. So basically ang rat bike talaga is ano, wala siyang kamuka. Oo, so sobrang customized siya na ginamitan ng mga cheap parts. Tapos usually no paint, labas ang kalawang, ganun nga considered as rat bike. For me kasi ang tingin ko rugged look na bike. Parang ganun, no? Pero yung term nila kasi sa western is ano eh, rat bike yun eh. Kapag strip to metal mo siya and then lalagyan mo siya ng mga unusual na mga ano, na mga accessories. Sige, mag-walk around tayo dito sa okay. Bike. Teka, ilalapit ko na ngayon. Okay. Sige. Yun, so start tayo sa harap. Ito is ano, stock to sa from my previous bike sa Stella. So fit siya sa ano eh, sa Stella, sa LML, tsaka sa Vespa PX. So natago ko siya. So yun na rin ang ginamit ko for my rack. And actually chrome to, pininturahan ko ng black and then dinistress ko para bumagay sa rack look niya. Lahat ng parts nitong grip shift na to is metal except tong horn cast tsaka tong ibabaw plastic. But pinain job na rin natin siya na magmukhang metal. So yun, may konting kalakalawang siya. And then ano, pero plastic 'yan. All the rest is ano na. All the rest is bakal na. So the difference lang nitong motor na to versus yung mga ibang scooter is andito yung grip niya, andito yung gear niya. Toto. Yan. So hindi to automatic, so gear siya. First gear, second gear, third gear, fourth gear. Sensya na madumi, nagpalit ako ng gulong. Eh. So ngayon nasa neutral siya, yung dot na yun kung saan magtatapat. So ganun yan, tinatapat-tapat siya ng ganun. So pagka-clutch and then pag gear mo, dun papasok. So, yan, left and right signal, and then headlight, high beam, low beam horn, and then brake.
So yung other brake niya is wala sa kamay, nandun naman sa paa. Brake. Foot brake, oo. So lahat ng kulay nito is kiniskis na natin to achieve yung bare metal look. So lahat yan metal na. Except for this one. And then ito, long stem. So hinanap natin yung pinakamahabang stem para ma-achieve yung classic look na mas mukhang luma. Para challenging sa traffic. Oo, challenging sa traffic. Hindi boring. So ito, actually nung nakuha ko itong luma, hindi ko na tinakpan yung mga butas niyan. As is na, tinanggal lang yung pintura. Ang bago na lang dyan, itong floor strip para hindi madulas. And then ito. So dito, since two-stroke to, ito yung choke niya pag umaga. Kailangan mong hilahin yan pag hindi pa mainit yung makina. And then dito makikita kung may laman pa yung tuti mo. And then ito yung switches, kung mag-focus ka dyan. Yan. So reserve, on, tsaka off. Pinasulat ko pa yan sa Atoys, yung font na... Atoys pa talaga? Oo, yung nagsulat niyan. Para maganda. Ang ganda, di ba? Oo, yan. So, itong seat na to, is para sa small frame ata to. Pero nag-fit dito. Nabili ko na rin online. Actually, bago to, pinaluma ko na rin yung itsura niya. Itong rack. Again, sa Stella ko dati. Nag-fit naman dyan. So, ginamit ko na rito. Then ito, wala lang. Para lang may... Ito napansin ko, mayroong spare tire, no? Oo, itong cowl na to natatanggal to, tapos andyan yung spare tire. Yung kabi ng cowl, pag natanggal, andun naman yung engine. So, again, tulad kanina, na-flatan tayo na. Nagpalit tayo ng spare tire niya. Wala siyang side stand? Wala siyang side stand. Kasi parang hindi rin advisable, mabigat masyado itong ano eh. Oo. Yung unit eh. So, dito yung side naman na ano, dito yung side ng engine niya. Ito yung flywheel. Usually may cover to eh. Pero pinag-iisipan ko pa kung tatakpan ko kasi nagugustuhan ko pa ngayon yung idea na habang umaandar siya, umiikot yan eh. So very industrial eh, very rugged yung look. And then wala siyang push start, puro ano lang siya, kick. Kick lang siya. Tapos yung tail light mo, saan galing? Tail light, ano, online din yan eh. Oh, actually marami pang kulang online. So mga bumper ganyan, padating, kulang pa eh. Thank you.